Hi guys, welcome back to my channel again. So, eto guys, alam ko marami naman pong nakahinig dito at saka, pero marami pa rin mga hinahinig na marinig natin. But, ito siya guys, is pag-uusapan namin to motivate ourselves. Kaya, let's watch guys! Don't forget to subscribe and like my channel. So guys, is pag-uusapan natin ngayon is ganito. What is journey? Ano ba ang journey na tinatawag? Alam ko maraming nakakaintindi dito, but I want to share my own opinion. I-share ko lang po kung ano yung opinion ko. Kasi alam ko naman po na maraming naging nila, bakit ganito, bakit ganon, bakit ganyan, o, diba? Kasi alam nyo guys, lahat ng yan is part of our journey. Ang journey kasi na tinatawag is yung buhay natin na tinatahak. Yun ang buhay natin tinatahak ngayon. Yun ang journey natin. Yun ang journey na tinatawag. Alam nyo kasi, ang buhay natin is patuloy na lumalaban. Habang buhay ka, o habang may buhay ka, patuloy ka na lumalaban. Kasi hindi makumpleto ang istorya ng buhay mo kung hindi ka lalaban. Kasi, araw-araw tayo, di ba araw-araw tayo nangangailangan ng ganito. Araw-araw tayo nabubuhay. Marami kasing ganito, mga problema, mga pagsubok na dinaanan natin. Yung iba, syempre natural lang naman na masakit tayo. Pero yung iba maraming mga hinaing na mga ganito, kasi natural na lang naman yan sa tao. Natural lang yun sa tao na magsalita ng ganyan. But remember guys, ang lahat ng mga pagsubok, mga problema, o kung ano pa man yung mga pinagdaanan nyo, is part lang yan sa journey na tinatahak nyo. Part lang yan sa buhay natin. Kasi habang may buhay pa tayo, habang buhay tayo, may problema talaga tayo. May mga pagsubok talaga tayo. Kasi ang lahat na yan is para kakambal na natin nung tayo isilang. Kasama na yan. Hindi na yan natin maiwala pa. Ang dapat lang natin gawin is harapin at hanapan ng solusyon kung ano man ang problema meron ka. Kasi alam nyo guys, alam ko na maraming tao na naapektuhan sa mga problema nila. Yung problema, mga pagsubok na dumating sa buhay nila. Dinidibdib. Sobrang ipasok sa isip. Dahil guys, hindi po natin naiiwasan yan sa buhay natin. Natural lang talaga yan. Tulad ng isang pelikula. Ang buhay kasi natin, parang pelikula lang yan. Di ba ang pelikula, may kontrabida at may bida. Ganyan lang din yan. Kasi alam mo, kailangan lang talaga na pagdaanan natin yan, kumbaga. Kasi yan ang proseso ng buhay natin. Basta sinabi ko na sa inyo, tulad ng isang pelikula na may bida at kontrabida. Kasi pag walang kontrabida, yung istorya ng yung pelikula, walang kalasa-lasa. Kung puro naman kontrabida,
Eh, ikaw din na nanonood. Kagalit ka rin kasi puro sabunutan, puro awayan, di ba ang nangyayari? Nakaka-stress din. Tsaka kung puro naman bida, ang nangyayari din is bored ka rin. Kasi parang na lang umiiyak, inaapi, kumbaga ganun. Di ba? Kasi boring yung life, kumbaga, kung walang problema, walang pagsubok. Doon ka kasi na-challenge sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan o pagdadaanan mo. Kaya huwag ka pong matakot dyan sa mga ganyan. So, ganyan kasi yan, guys. Dapat natin patahanan yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan. Kasi dyan tayo na-challenge, dyan tayo tumatatag, dyan tayo nag-grow. Kasi pag wala yan, walang lasa yung buhay natin. Walang magandang istorya, walang impact sa sarili natin, sa buhay natin. Kasi yan siya ang nagpapaganda ng istorya ng buhay mo. Ang maganda dyan, lumalaban ka, patuloy ka sa paglaban. Huwag yung susuko ka. Kasi pag susuko ka, talo ka. Kailangan lang na paglabanan mo yan. Kailangan lang na maging matatag ka sa lahat. Kasi, alam mo, huwag kang mag-alala, huwag kang madi-discourage. Kasi, may manlalaban ka or may mas malakas ka na sandata andun sa itaas. Hindi ka niya pababayaan. Kahit ano man yung tinatahak mo, andyan pa rin siya gumagabay sa iyo. Kaya huwag kang padadala niyan. Patuloy ka lang. Kasi habang buhay ka, tuloy ka rin sa pag... Eh, noon nga, hindi ka nga sumuko sa paglaban. Alam nyo guys, noon pa lumalaban ka na. Nasa sinapunan ka pa lang ng iyong ina, lumalaban ka na. Sa ilang milyon ba si Melia na nagkandara pa lumalaban at ikaw yung nabuhay? So, hindi sabing hindi ka lalaban. Kasi, alam nyo, wala pa kayong mata, wala kayong isip noon, o wala kayong paa, wala kayong kamay, wala lahat. Pero lumalaban kayo. Ngayon pa, nakumpleto-kumpleto kayo. Kasi karamihan kasi sa mga panapagdaanan ng mga problema, yung iba sumusuko kung ano-ano na ginagawa. Yung minsan naman yung iba nagpapakamatay dahil sa sobrang stress. Wow! Isipin natin, lahat ng yan is part sa journey natin. Isipin mo nga yung isang, yung pagkain. Diba ang pagkain ay may proseso din? May proseso din siya sa pagluto. Una, ihanda mo yung mga ingredients niya. Kung ano yung mga kailangan doon. Ihanda mo yung lahat bago mo siya lutuin. Di pa sa pagluto din, kailangan din siya na step by step. Para rin siya maluto. Kailangan maghintay ng tamang oras. O kailangan mo rin lagyan ng panlasa para mas masarap. So, ganyan lang din yung buhay natin. Sa tinatahak natin na journey, sa tinatahak natin na buhay, kung gusto natin yon, kailangan natin kunin yon, so kailangan natin dumaan sa mga proseso. May mga proseso tayong pagdadaanan bago makamit ang inaasam natin. Bago natin yun makuha. So, lahat ng mga pagsubok at mga problema na pinagdadaanan natin, yun lang yun ang panglasa sa landas na tinatahak mo. Yun lang yung nagdadala ng impact o nagdadala ng kagandahan sa istorya ng buhay mo. Siya yung nagdadala. Kasi pag wala yun, hindi maganda ang istorya ng buhay mo. Hindi maganda
yung mga o yung proseso ng buhay mo, boring siya, kumbaga. Kaya, yung mga challenge na yan, harapin natin. Kasi alam nyo, sa sinasabi ko na, habang may buhay, o habang buhay, patuloy niyan at patuloy na patuloy yan. Kasi guys, dyan tayo natututo. Dyan tayo natututo kung ano ba talaga ang buhay. Ano ba talaga yung journey? Ano ba talaga yung tunay na buhay? Tunay na tao. Yun siya. Kasi pag wala yan siya, guys, wala. Wala din mangyayari. Diba? Kasi gusto mo nga, gusto mong makuha, diba? Related sa mga pangarap natin. Gusto natin makuha. So, tapos may mga pagdaanan tayo ng mga pagsubok o may nagdaanan tayo na na-discourage tayo. Tapos, ayun na, huminto na rin tayo. So, walang nangyayari. Just remember na yan is part lang sa journey na tinatahak mo. Experience lang yan. Sabihin mo sa sarili mo, test ka lang. Diba? Parang ganon. Test lang siya. Test lang sa buhay mo. Kung magiging perfect ka ba? Or may something wrong ka ba? Or makakapasa ka ba? Pero isipin nyo guys, kung something wrong o nagkakamali kayo, hindi yan siya problema din. Natural lang na magkamali ka. Kasi hindi ka makakagawa ng tama kung walang mali. Magpapasalamat ka sa mali kasi nakakagawa ka ng tama. At eto pa, kumbaga, ibaling natin sa mga love life, diba? Sa love life. Kasi alam nyo guys, yung mga ex, ayun dyan, yung mga ex bugot. Yung mga ex kasi, sinabi, nasinasaktan ako, nag-emote na kasi ganun. Guys, remember, part din sila ng buhay mo. Part sila din ng journey mo. Part sila ng istorya ng buhay mo. Kasi, hindi mabubuwang istorya kapag wala sila. Magpapasalamat ka na rin sa kanila. Ay, salamat, dumating ka sa buhay ko. Salamat din sa lesson na binigay mo o sa nangyayari. Kasi natututo ako. Ganyan yun siya. Hindi yung, ay, ganun, diba? Mahirap na. Hindi pwede yun. Kasi, kumbaga, hindi nabubuo ang istorya ng buhay mo kung wala sila. Hindi nabubuo yun. Kumbaga, kulang. Kasi walang excitement. Walang impact pag hindi ka nasasaktan. Kailangan talagang masaktan. So, always remember lang na kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit nasasaktan ka na, o kahit anong pangyayari sa'yo, remember that what is a part of your journey. Kailangan ka lang lumaban at magpatuloy sa iyong buhay. Kasi habang buhay kang lumalaban, remember guys that if have a sunset, have another sunrise ka. So thank you for watching. I hope na marami kayong natutunan. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel.